Hi guys! Welcome dito sa akin channel. Ang reading nito ay para sa pangkalahatan. Ito ay general reading para sa pangkalahatan or collective reading. Paalala lamang po na ang reading nito ay general reading kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energies nyo guys. Your energy. With the Hierophant. Lumabas nito. Okay. Wala ito, siguro. Baka kakasari ito, guys. Ang dami sa isang ano lang ni Mao. Oh, naghiwalay-hiwalay. Okay. Someone here is praying or manifesting you back dahil nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. Nandun yung humahawak siya ng pag-asa. No? Kumbaga, itong person na to ay parang nababaliw na. Pero ikaw yung energy mo dito is the Queen of Cups. Ikaw yung person dito na loving, caring, nandun yung purity sa'yo. Kaya, guided ka ng mga divine or spirits or yung universe, no? By God, no? Pati. So, nandun yung parang emotional, nasa emotional state ka ngayon. Nandun yung parang taimtim yung prayers mo, kumbaga, pinapasa Diyos mo, or hinahayaan mo na lang yung universe, no? Kumbaga, binibigay mo sa universe yung mga problems, yung mga kung ano man yung mga hinanakit mo, yung mga sama ng loob mo, no? Mukhang inaalay mo, or inaano mo na lang, pinapasa Diyos, no? Nandun yung may mga hinihiling ka na dinig ng God yung mga kahilingan mo dito. Nakikita niyo. Connected ka eh. Parang may spiritual na kapangyarihan ka dito with the Queen of Cups. Queen of Cups, nandun yung parang purity mo. No? Nandun yung intention mo. Nandun yung kasama yung emotion mo. Yung feelings mo. Sa at focus mo sa ginagawa mo dito. Divinely guided ka. Nakikita pati ng universe or ng God or ng spirits yung kung gaano kakabuting tao. Yung totoong kind, sympathetic, empathetic, loving and caring. No? May aawa ka kahit sa animals. No? Nandun yung parang habag mo. So, you're dealing here with a person na parang nauulol na ito ngayon. Magulo yung utak nito, no? Yung person na to ay parang wala sa katinuan. Baka may addict ito or baka hindi lang nakatulog ng ano, straight ng isang buwan. Itong person mo ay nakadeal dito ay para siyang mabaliw sa situation niyo. May ginawang foolish, may pagka-foolish ng person na to with the Hierophant. No? Para siyang foolish, foolish na baliw. May ginawa siya dito at nandun yung conscience niya. At para na tinatawanan niya na para siyang baliw yung mga nagawa niya. No? Na nandun yung pagsisisi na tong person na to. Nandun yung parang hindi niya matanggap. Yung ending. Total ending with the death card. Sa inyong dalawa. Na nawala na maaaring yung pagmamahal yun, yung affection mo sa kanya. Parang naging cold ka na sa kanya. Yes, the Queen of Cups to. Loving and caring. Pero as you see yung blue, no? Parang tubig, no? Na malamig. Yes, naging cold ka na sa kanya.
or wala ka ng feelings towards a person na to. Kasi kung nakita niyo yung blue, no, yun nakukuha ko. No? Iba-iba yung meaning ng cards, guys, ha? Depende sa rating, ha? Nandun yung parang ano, parang mamulubi, parang mawala sa sarili yung person na to, no? Parang nauulol siya yung person mo dito. Gusto niyo mag-give na mag-give sa'yo dito, pero parang mahuli na yung lahat eh. No? Gusto niyang ibigay yung mga hindi niya ibinigay dati sa'yo. Pero mukhang huli na yung lahat. Nag-close na yung doors mo sa kanya. Mukhang, una na, total ending na with the death card. Nandun na yung nawala na yung, kumbaga, namatay na. No? Namatay na yung, kung anong meron lahat kayo. Wala na, na-vanish na. Nasira na. Namatay na yung relationship nyo. And ikaw dito yung person na hopeful ka sa future na may tamang person para sa'yo. May person na deserve mo. Na yung may nakatadhana ka, yun yung pinapaniwalaan mo. May tamang person na totoong magmamahal sa'yo. Yung nakatadhana sa'yo. Destiny. So, naniwala ka sa destiny. So, let's see. So, yung mga mangyayari dito sa'yo. With the Six of Cups. Dati ay... you tried to be loyal sa person na to, the Hierophant. Pero ngayon, wala na. Inerase mo na siya sa buhay mo. Pati yung loyalty mo sa kanya, tinanggal mo na din. No? Wala nang loyalty, wala ka nang care sa kanya. Wala na yung affection mo sa kanya. Tinatanggal mo na lahat yun. Mukhang itong person mo na to, past person, ay yung person na to na uulol na. Will go into introspection. Na ma-realize niya. Kumbaga, maging ano to eh, maging parang the hermit, no? Yes, the hermit nga to, hermit card. Parang maging ermitan niyo siya. Parang ganun, yung energy niya dito na. Yun nga, para siyang, ano yung mapiktuhan ng, sa ano dito eh. Mentally, psychologically, naapektuhan siya. Na parang i-isolate niya yung sarili niya. Mukhang hindi siya makipag-usap sa mga ibang tao. No? Baka hindi na siya makipag-usap, baka mabaliw. Mukhang ibigay niya yung mga gusto mo dito, yung mga nais mo. Gusto, this person will try to please you para magkaroon ng level up yung connection niya sana. Para ma-revive niya yung nasira niyo, yung nag-end na relationship niyo. Pero para sa'yo, wala na, patay na yung relationship niyo. Let's see. Gusto niyong magsama kayo eh. Pero patay na eh. Wala na. Ayaw mo na maging loyal. Ayaw mo na maging caring sa kanya. More cards. Ayaw mo na mag-invest sa relationship na yun. Ayaw mo nang pagsikapan. Ayaw mo nang anything, no? Ayaw mo nang i-work out pa yan. Yung relationship na yan. Ayaw mo na mag-grow. Totally ending, no? Baka may ginawa yung person na yan. Foolish yun eh. Foolish yung energy niya.
Kaya andun yung pagsisisi niya, para siya mabaliw eh. With a judgment card in reverse. Parang pinupull out na, no? Pinupull out na yung connection niyo. Break apart. Ayaw mo na, hindi mo na siya hinihiling dito sa buhay mo. Ayaw mo na sa kanya. Pinupull out mo na yung energy mo sa kanya. The Tower card. Total ending. Yun ang gusto mangyari dito. So, possible outcome. You will be stable financially. So, parang nag-aaral ka na, no? Possible, maybe in the future, near future, mag-aaral ka na kung paano mo i-direct or saan mo i-lead yung sarili mo, kung anong path yung tatahakin mo. Eh, pero, yung mga knowledge na na-accumulate mo na pag-aralan mo, no? Yung mga knowledge na nakuha mo, ay magagamit mo yon para sa, o yung mga experiences mo sa buhay, magagamit mo yon para maging stable ka financially, maging abundant ka, and a better wife for the future husband or future partner mo, no? Or para sa babae or lalaki ka man, no? Lagay nyo lang sa situation niya, okay? A better husband, no, kung lalaki ka, sa future wife mo. And stable. You will be stable at abundantly live, no? Kumbaga, you will be blessed with maring business, no? Na maging Queen of Pentacles ng energy mo. Na stable ka na, you will live comfortably. At mukhang hindi ka naman problema financially dito. Na kahit nakaupo kayo, nandun yung pasok ng pera sa'yo, no? At yun, nandun yung contentment mo. Kahit sa love life mo, no? Na yung asawa mo ay loyal at loving sa'yo. Na masaya ka, contented ka sa buhay mo. No? Na, kumbaga, para kang donya. Na ganun, di ba? Na, nandun yung pagiging komportable mo sa buhay. Komportable ka sa love life mo, no? Masaya ka sa love life mo. Fulfill yung buhay mo. So, ito na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.